Alam naman nating lahat kung gaano ka-disappointing ang performance ng San Miguel Beermen ngayong Governor's Cup. Ang inaasahan kasi ng lahat ay aabot sila sa finals para subukan na makapag-champion, pero hindi nga nangyari ito. Ang mas masaklap pa dito ay na 3-0 sila sa Barangay Ginebra noong semifinals, at hindi man lang sila nakakuha ng panalo kahit isa, kaya naman galit na galit daw ang management sa nangyari, at hindi na talaga sila masaya. Samantala, ayon naman sa mga source, nagkaroon na daw ng meeting ang mga top officials ng San Miguel Beermen, kasama nga dito si Boss Al Francis Chua, ang coach nila na si George Gallant, at ang naging usapan nga nila ay tungkol sa malaking pagbabago na mangyayari sa lineup nila. Kailangan na daw talaga nilang makagawa ng hakbang, para mas lalo pang palakasin ang lineup nila, hindi lang daw ngayong conference na disappointing ang pinakita ng SMB, kundi pati na rin sa mga nagdaan pang conference. Samantala, alam naman nating lahat na ang isa sa dahilan kung bakit sweep ang nangyari sa SMB sa semifinal series nila kontra sa Ginebra, ay dahil wala ang kanilang six-time PBA MVP na si Junmar Fajardo, dahil sa injury nito. Habang tumatagal, medyo napapansin ng SMB management na nagiging injury-prone na itong si Fajardo, at hindi man nga lang siya makapaglaro ng isang buong conference, nawawala rin siya sa mga importanteng laban nila. Kaya naman ayon sa mga source, isa daw sa tinitignan ng SMB ay ang bitawan at pakawalan ang higanteng player nila na si Junmar Fajardo, hindi daw sana nila gagawin ito kung hindi lang daw sana siya naging injury prone. Pero ngayong halos hindi na siya nagagamit ng maayos, mukhang mas maganda pa daw talaga na bitawan na lang siya, para kahit papaano ay makakuha sila ng pwedeng pumalit sa kanya, lalo pat mabigat at magagaling ang mga magpapa-draft next season. Maraming mga fans ang siguradong magsasabi na imposibleng bitawan ng SMB si Fajardo dahil napakinabangan naman nila ito, at maraming championship din naman ang naibigay niya para sa franchise ng San Miguel Beermen. Pero kung matatandaan nyo pa, maraming mga players nila na may malaking ambag sa franchise nila pero binitawan pa rin, tulad na lamang ni Danny Ildefonso, Alex Cabagnat, at si Arwin Santos, kaya wag na kayong magugulat kapag bibitawan rin nila si Junmar Fajardo, dahil hindi talaga imposibleng mangyari ito. Thank you for watching, ikomento mo naman ang saloobin mo tungkol dito, please subscribe na rin sa aking YouTube channel, bilang pagpapakita ng suporta sa akin. Maraming salamat sa panonood nyo.